Tsaka binigay niyo sa akin yung founding receipt. Di naman panikit to sa license eh. Paano magiging panikit niya sa license yung founding receipt yan? At ang masaklap, siguradong tigil pasada si Romel dahil kinuha ang kanyang lisensya. Napatanggal nila ang plakat, niipit nila ang aking lisensya. Dali-dali nagpunta si Romel sa Police Provincial Headquarters o Kwartel sa Imus, Cavite para kunin ang kanyang lisensya at na-impound na plaka ng tricycle. Matapos ang isang oras, kasama ang operator o may-ari ng tricycle, natubos nila ang plaka. Pero ang lisensya, pinaiwan daw ni PO1 Balhon, saka ito may ibinulong sa kanya. Magkano ang pera mo dyan? Meron ako dito sir, 100 piso. Ayos yan, ibili mo ng gatas. Makukuha lang daw ni Romel ang lisensya sa tamang presyo pagdating ng panahon. Sabi nila, may 6,000 raw ako. Sir, wala akong pera. Babalik na lang ako. Ngayon, bumalik po ako ng mga araw. Eh, kulang pa rin nung dala kong pera. Sa tumagalo ng 10 buwan, nasa kanya po yung lisensya. Dahil kumpiskado ang lisensya, hindi tuloy makapasada si Romel. Bagay na lalong nagpalubog kay Romel sa kagipitan. Hep, 6,000 piso? Multa sa kumpiskadong lisensya? Teka, magkano ba ang multa ng driver kung mahuling namamasada nang wala sa kanyang linya? Pero ayon sa patakaran ng Land Transportation Office o LTO, 250 piso ang multa sa mga driver na mahuhuling pumapasada nang wala sa linya. Ha? E bakit abot langit ang taas ng halagang 6,000 piso na sinasambit na kawatan este ni PO1 Balhon? Nang panahong yun, hindi alam ni Romel na mababa lang ang halagang tubos ng kanyang lisensya. Ilang pang tulad ko ang ginagawa nila ng mga katarantaduan. Ilang pang tricycle driver ang hinuhuli nila na katulad ko. Kaya pala, yung iba nagpupulis eh. Mabilis ang pera. Easy money ang pera sa pagpulis ka. Para makumpirma kung may katotohanan ang napakataas na multang hinihingi ng pulis kay Romel, agad namin siyang sinamahan para hanapin si PO1 Balhon. Nagtungo kami sa Binakayan para manmanan ang buhaya. Ilang oras ang lumipas pero di namin nakita ang subject. Kaya naman nagdesisyon na kaming papuntahin si Romel sa loob ng Cavite Motorcycle Unit. Sir, magandang umaga po. Nandiyan po po si Sir Balhon. Gusto mo ka pa pumunta? Saan po? Sa Makawang, doon sila naka-apres sa Makawang. Saan po doon? Kasi po pabalik-balik na po ako eh. Kailangan, yung lisensya po eh, kailangan ko na po kasi hindi ako makabiyahe. Kasi po, kailangan ko na yung pag-uusisa kay Romel ng dalawang kasamang pulis ng subject, nalaman nila ang gagawing pagtubos sa kanyang lisensya kay PO1 Balhon. Mismo agad siyang isinakay sa motorsiklo. Next naman, special service pa ngayon. Sinundan namin sila. Sa ano po? Sa Mabulo? Sa Mabulo po. Ah, ano? Ano po? Bakit ka nahuli? Eh, out of line po. Ano ang tumot? Hinihinga na 6,000, sabi ko nga, baka ka naman pumakuha sa kahit isa eh, kasi hihingin ko lang sa tiyahin ko, ayaw pang maniwala. At pagdating sa kalinisan, natumbok namin si PO1 Balhon. Huling-huli ng aming kamera si PO1 Balhon at iba pang mga driver na nagdidiskusyon. Mukhang hindi nagkasundo kaya sinimulang baklasin ang plaka. Mukhang walang pinapatawad itong si PO1 Balhon. Diyaryo ko. Pati tindero ng diyaryo inistorbo. Pero hindi sapat ang pagbabasa ng libreng diyaryo kay PO1 ng araw na yon. Kaya na makita si Romel, nag-iba ang timpla ni PO1 Balhon. Ano lang kaya tingin doon? Ano mo? Baka pwede niyo makakuha natin sa pwede. Kahit ko lang. Mabasa ka lang. Pwede na kung gano'n na yan.
1, huli ka Balbon, este PO1 Balhon. Ah, baka mga 2,000 lang pwede, sir. Tutukan, pulis na abusado. Tuturuan ang leksyon na nagreklamo at nagtutok-tulpo. Hindi, ako po yung nauli sa Mambolo ay nagtutok. May usapan kami, sir. Matinik at kapalmox, itong natutukan naming alagad ng batas. Lahat ng pwedeng magustuhan, libre, walang pinalalampas. Pero kung akala mo ikaw na ang hari ng kalsada, malas mo sir, kaharap mo na ang mga tunay na alas. Unang araw ng buwang ito, nang unang nakipag-ugnayan sa amin si Romel, isang tricycle driver. Nakasuhan raw siya ng out of line sa Cavite. Pero sa halip na tikitan, kinuha ng isang nagngangalang PO1 Ronald Balhon ang kanyang lisensya. Ibabalik lang daw ng pulis ang kanyang lisensya kung magbabayad siya ng 6,000 piso. Paano ako makakapagganap buhay kung wala ng aking lisensya? Hindi ko pa nga tuloy mapag-aaral yung anak ko gawa ng hindi ako makapag-drive. At matapos ng ilang araw na pagmamanman, nakumpirma namin totoo ang sumbong ni Romel. Hindi rin naging madali ang lahat, pero nang maispatan namin ang subject, jackpot! Itong si PO1 Ronald Balhon, animoy lagi ring naka-jackpot. At para sa huling swerte niya, napakiusapan ni Romel na ibaba sa 2,000 piso ang dati 6,000 pisong tubos raw sa kanyang lisensya. Baka pwede niyo makakuha natin, sir. Basta ka lang. Ang ito nakataas yung plaka. Nagpunta kami sa Camp Vicente Lim sa Laguna para idulog ang kaso sa tanggapan ng Intelligence Division ng Police Regional Office, Calabarzon, sa pamumuno ni Police Chief Inspector Conrado Masongsong. Doon plinano ang entrapment operation. Dinadala ko, wala pong perong dala eh. So once yung nakipagpinta na siya? Oo, kailangan dala ko na ako. Iyakot dala sa kanya. May pupunta ka muna police. And then yung police na yun, sasamahan ka daw. Mag-uusap puli kayo. Kinabukasan, handa na lahat para sa isang sagawang operasyon. Isang masusing plano ang ikinasa. Hindi, ito yung situation 1. Situation 1 is yung visible. Ang view ko naman is makikita natin si Pusul. Ito ang mabibigay sa akin. Pagaling ko, sabi na lang kayo yung pwede na yung pakalusin. Mula Kanlubang, Laguna, tumungo na kami sa bayan ng Imus kung saan huhulihin sa akto si PO1 Balhon. Punta sa kampo po. Hindi, ako po yung nauli sa Mambolo. May usapan kami ni Sir. May usapan po kami ni Sir. Ni Sir Balon. Oo, dapat nasa iyo yung pera kasi baka maobligay kung gagamitin natin ng Alpha na pag pumunta doon at nag-positive doon, ma-experience sa kanya, baka doon maibigay. So dapat ang pera nasa iyo, ha? Iyaabot po yan. Nag-abang, nagbantay, nagmanman. Nagpaikot-ikot, nagpasikot-sikot. Siguro, huminto muna tayo sa isang gasoline station dyan, ano, mag-usap tayo, ano, para iplano muna natin at mahirapin ito at travel tayo nang walang pupuntahan. Pero makalipas ang halos 5 oras, walang sumipot na PO1 Balhon.